Napaka-importante dito ng pagkontrahan agad para sa ating dalawa teams. Again, unang nakakuha ng puntos ang Liquid Echo. Kailangan bawiin ng Falcons AP Brent naman ngayon yung momentum. Same side itong dalawang kupunan na to, pero magkaiba ang nangyaring draft. First pick, Louie on Sanji. Grabe yung hero dito ng Falcons AP Brent. Hindi pang Falcons AP Brent. At hindi ko sinasabing dahil hindi nila kayang i-gamit ito, pero late game scaling. Bavaria kailangan ng item. Moskov kailangan ng item. Even yung Minotaur nag-evolve na siya to the point na hindi siya, mahina siya sa early stages kasi flask lang yung item niya. Hindi siya malambot siya eh. Masasabi ba natin dito na reactive type ang Falcons AP Brent? Mukhang ganun na nga. This time sa Liquid Echo. Kasi parang nakita din natin yun nung game number one na syempre Rafaela sila, reaction sila. And ngayon na meron kang Minotaur, halos ganun din. Plus, kailangan mo pang maghintay ng late game items. Parang pang-counter kasi siya supposedly. Pero surprisingly, may kita natin dito si Kyle Tizzy pala. Ang una nag-level 4, nagkakaagawan agad. Pero nakuha pa rin ni Carla Tizzy. So, dito, napaka-importante agad ng mga resources sa inyong mga pokes. Actually, dahil magkakaroon na tayo ng pagong anytime. Here we go sa X play ng rotation ng dalawang kupunan na to. Na poke si Nakaro rito ni Pew. Hello, old teammate. Sabi ni Mr. Angelo, kailangan kunin yung mga creeps dito, yung minions dito sa may bottom lane. And eventually, makakuha na level 4 yung Navaria, pati na rin itong Yuzhong. Tapos, yung mga roamers natin, makakuha din ng level 4. Yan yung idea ni Ogwen na pupunta din sa may mid. Ganun rin si JP, kukunin yung full EXP ng majority ng minions. Dalawang wave dun sa may gitna. Parehas yung rotation ng dalawang teams natin. Mirror lang talaga. Mirroring technique, which is game 1 pa natin nakikita. Very similar playstyle. Nagbugugan sa loob! Hinamit na dito yung Heavy Spin. Pero Kaldisi pa ang makakakuha. Kaldisi makakakuha dito na turtle. Si Kaldisi pa nga ang first blood nila. Flop TC for the backup. Pero parang ibang backup yata ang napuntahan niya. Dahil double kill na yung kalinya niya. Wowza! Naipit na si Carl ni Kyle dun. Siya pa rin ang nakakuha ng retry sa pagong. Grabe yung formation dito ng Liquid Echo talaga. Parang lahat ng mga positioning na foresee nila kung saan manggagaling. Ang ginawa ng Team Liquid, mas binilisan nila yung pag-clear dun sa may gitna, pati dun sa may gilid. Which meant na naipit doon pa si Flap tsaka itong si Few. At ang naging resulta, mag-isa si Kyle Tizzy na umiikot dun sa may turtle. Oo, na pigilan nga niya yung si Kyle Tizzy, kasi si Carl, I mean, kasi naipit niya. Pero ang ginawa ng Team Liquid, hindi nila dinamage yung turtle. So, walang, kahit na maganda yung ipit, hindi pa rin makaretry si Kyle. And with that, pangatlo, si Carl Tizzy na hinahabol, of course, si Pew sa total assist. Which is actually last season, gusto niya daw, total damage taken na siya. And with that, nako, kitang-kita nyo naman. Iba yung tapang dito, Chantel, ng Liquid Echo. Kailangan natin ito pag-usapan. Parang in the zone ang lahat ng kanilang movements. Total, nakapagpahinga din kasi sila kahapon. So yung data ng mga games ng Falcons AP Brent, kitang-kita at napag-aralan nila. Alam na nila kung paano pupuntahan na yung specifically na talagang iikutan din ng Falcons AP Brent. Tsaka yung sabi na natin yung draft din nila, parang hindi din natin in-expect na parang ganito yung magiging sequencing. Kaya totally ay medyo nahihirapan pang sumagot dito ang Falcons AP Brent. Ayun na. I can feel it. You can feel it na, Mr. Wolf, Miss Chantel. The recalls. Kamutin ka mo pa ako gawin, Miss. Diba? Miss lang. Nakakagulo talaga sa isip palagi pag nilet go yung Louie sa draft. Kasi kung papansinin natin, naging reactive nga talaga yung heroes ng Falcons AP Brent. Yes, sir. Dalawang heroes yung kinailangan para lang pigilan yung isang Louie. Napilitan silang mag-akay plus Minotaur. Tapos, yung naging result ng draft nila, sobrang bagal tuloy. Tsaka kahit sa laro, aabangan mo yung teleport eh. Ayan na. May teleport tayo na. Nakita si Sanford pa lang hatid niya habang natutuloy dito. Ang turtle sim yung parin na makakasargo. Merong heavy spin doon. Flick out para kay Owen. Tapos may suntok para kay Sanford. At dederecho pa nga. Flat PC. Wala na buhay doon. Merong pagbalik ng buhay because sa Cha Essence. Para hahabulin pa rin ni Benny Cutie. What a play na magmumula sa team Liquid Echo. Nilikuran ni Sanford, tineliport. Kung imagine mo, parang tineliport si Manny Pacquiao sa likod mo, tapos biglang left jab. Diretso na agad, pagka-announce na siya rin maglalaro, suntok agad. Ayan na naman. Gumagawa ng sariling ring dito si Sanford.
Sanford with the confidence, and this time, Lizzy transitioning to the top. At si Sanford na nga, super Marco dito, ang makukuha nila. Grabe. At hindi na makakaabot pa si Owen, all over the place ngayon ang Team Liquid Echo. In Normie's terms, ML na ML, play ang na Cavalry. Play. In English, play na play. Play na play. Then, Team Liquid Echo, nung nakuha nila yung Louis, hindi na sila dalawang isip. Kung papansin natin, sobrang bilis silang binig yung back siya. Ganon din yung pakito. The answer was there. Mabilis talaga yung tempo na pwede nilang paglaruan. Ang pinakamabagal na dito siguro yung Carmilla, pero hindi nga yun yung parang pampronta nila dito. Parang bonus na lang yung para kay JP. Oo, yung magic flower. Yung crimson flower, bonus na lang yung pati yung ulti ni JP. Matagal natin pinag-uusapan yung macro na meron ang Falcons AP brand. Maging sa mga interviews, kahit sa mga players na napapanood natin, sinasabi nila, alam ko, napanood ko yun sa podcast ni Ocho Gaaba, na kahit yung AP brand aminado, hindi naman talaga kami malupit pagdating sa microhan, sa mechanics, pero yung macro namin, yung mas pinaprioritize namin. Pero this time, na-out macro sila ng Liquid Echo. Para nahaharang, ayun na naman si Sanford. Oo. Biglang may nag-a-appear talaga na taga-suntok anytime, eh, no? Ang para sa akin dito, kaya para na-weirdo na ako dun sa lineup ng Falcons AP brand. Nag-make sense naman kung draft versus draft, pero dun sa playstyle kasi ng Falcons AP brand, hindi pasok yung ganito ka-scaling. Napakatagal. Pero kung matitiis nila to hanggang dulo, siguro, kakayanin. Yun nga lang, hirap eh. Okay. Kakayanin ba talaga? Wow! Si ulit makakakuha niya. Pero heavy spin, pero walang maiipit doon. Flicker out para kay Ogwen. Dadating na si Benic unit, pero pa-conceal. Alright. Lap, TC, ang target nila, pero may kalinga doon. Sa ilalim ng Torre, bulaga. Yata na sa palaba. Oh! Bulaga! Sabi ni Sanford. At pero pagsuntok sa ilalim ng Torre, hindi na yata nila patatakasin pa. Halaka! Sa ilalim na talaga ng Torre, ay may double kill pa para dito sa side ng Liquid Echo. Ruthless aggression para sa Team Liquid Echo. May kasama pang Purple Pop si Karorito. Napakaganda na naging TP ng Team Liquid Echo doon. Si Benny Cutie kumakalmot. Kasabay nun si Sanford na sumusuntok. Sobrang taas ng burst. Ang ganda ng juggle nila. Isa muna. Parang tag team eh. Nauna muna doon sa may ring noon si Sanford. Tapos bigla tumalon si Benny Cutie with Purify. Tapos may like and pounce combo. Nakatakbo pa sila to safety. At nakakuha pa ng additional kills and the purple buff. Ngayon, sobrang in control ng Team Liquid Echo. Napakahirap tiisin nito, men. Nakalmot and suntok combination. Mahirap yun. Katsaka yung nangyayari kasi dito sa dalawang team sa atin, sabi natin kanina sa lineup diba ng Falcons AP brand, more on the reactive side. Pero ang nangyayari kasi, hindi na sila makareact sa sobrang bilis na ikot na ginagawa ng Team Liquid Echo. Masyadong mabilis eh. Kaya nga mayroon silang identity na Echo Express. Ganoon pa din kabilis. 7 minutes. Mas pinabilis pa nila with the teleports na meron si Sanji. Agagri ako sa inyong dalawa. Medyo kakaiba to para sa Falcons AP brand. Reactive ang kanilang galawan. Maghihintay pa sila dito ng ultra late game. Maybe 10 minutes kung matitiis nila to. Tiis pogi technique na naman. Oo, babalik sila dito. Siguro maganda is meron silang mga heroes na pang-defend. Meron silang Novaria, ganyan. Meron silang Moskov. Mabilis din mag-clear. Pwede rin mag-split push tapos spear lang to safety. Ang problema, yung speed ng Team Liquid Echo, sobrang bilis. At the same time, meron sila nung teleport. Eh, total kabayo yan eh. Kaya nga may tinatawag na the ultimate horsepower. Team Liquid Echo. Parang yung mga una nilang team fight, 2 horsepower, mamaya mas lalakas pa. Mas lalakas pa. Dire-diretso ang baterya. May teleport na naman na, oh my G. Ano ayan to? Na naman. Alam ba talaga, or alam ba na Falcons AP brand na nandito si Sanford sa may gilid? Mahabol pa nga dito si Mew, pa rin nakaredy si Flap TC. So medyo may konting reset doon sa positioning habang pumupugak muna doon sa baba si Super Marco. Pugak gaming lang daw, sabi ni Super Marco. Meron siyang Sphere of Destruction anytime. Naghihintay lang yung Lord. Bad beats lang yung Lord. Patience lang yung Lord dito. Iibahin this time ng Falcons AP brand ang approach. Inaabangan nila yung teleport ni Sanford. Napanood na nila. Sabi nila, 3 beses yun ang ginawa. Hindi na kayo pwede umisa ulit. San delivery. Binabato ni Sanji yung kanyang tropa. Si Sanford. Oo nga naman. Siyempre, sila yung San combo eh.
At maganda dito kasi, di ba, may mga teams na ginagawa nila teleport, marami yung kasama, at least tatlong mga miyembro. Sila, alam nila na kayang i-outplay ni Sanford, pero every time na may flicker, it means na makakatakas yung Pakito kasi may combo pa rin. Kung sakaling mapurnada yung kanilang plano, pwedeng mag-out isang Pakito. Ito na naman, pwede nilang likuran to, pag, lalo na nagpakita ni Moskov. Guys, 5-0-1 si Sanford, ah. Tingnan natin, nasan ba yung Luigi? The San Duo is at the bottom side. Sa right side ng mapa, the east side ng mapa. Parang ano dito, wala pang... The east bush. Iba yung tawag mo dyan dati. Ang bush from Marikina. Ito, yung bush. Ano tawag natin dito sa bush na pinupunta pa kanina? Ayan na! Nakita! Ay! Bulaga na naman para nakita na natin ito kanina. Halaka! Nawala sa mapa! Halabira pa dito sa pagtawag ng dragon. Si Benny Guta mapipigilan yata nila. Pero makakapag-like and bounce. Heavy spin na gamit na rin yung Purify. Kaya wala crowd control dito para sa ng Falcon Saving Bread. Flap DC! Ang target nila. Pero sa Marco! Pero pagbawi nyo na damage para sa kanila, pero tuloy-tuloy pa rin dito para sa Team Liquid Echo. Pero papalag ang Falcons AP Bren. Hindi basta-basta nagpatinag ang Falcons AP Bren, even though dalawang nabatay sa kanilang kupunan. Nakakatakot yun. San-san combination with the teleportation, but Super Marco with a save. Bawal sa mga eskinita na lugar if ever dito na mag-set up ang Team Liquid Echo. Ayan na, tumutusok na si Super Marco, ha? Oo. Tumutoothpick na yan. Tumutoothpick na. Tanggal na ang mga tinga. At isa sa mga kailangan nilang hanapin dito is kung saan ba manggagaling yung mga players ng Team Liquid. Ayan na naman. Parang paulit-ulit. Okay, diversion kasi diversion. Yun eh. Pwedeng fake teleport kasi. Baka akala nila doon yung play. Kinabi ni Astral Echo kay Kyle DC, merong heavy spin. Hinaharap kung sino pwede maipit. Nilapitan dito ni Sanford si Super Marco, pero delikado yata na ituloy. Hindi mareresent. Pero talaga nabubulaga dahil mawawala dito si Sanford. At itutuloy pa nga dito ang mga players natin. Open mga kalahati ang buhay habang si JP mamamatay. Very cutie para mamabalik na dito ng Falcon Saving Friend. Ang sakit in or out. Pero godlike na si Sanford dito at itutuloy pa nga. Pero pa-TP bago tapusin at T5 dito sa maitaas. Sanford! Napakaliksi! Napakaliksi ng bata mo! Pero malupit pa rin yung pinakita dito ni Few. Asintado. Balalaser, tumama talaga yung kanya mga important spells. Napatumpan nila si Carl, pati si JP because of what Pew was able to achieve in this game. Maganda yung pinakita nga lang ng San-San Duo, particularly ito si Sanford, making it difficult para sa Falcons AP na pumwesto. Yun nga lang, ang nabigyan sa Team Liquid was Carl. So ibig sabihin, hindi pa rin sila nakapag-lord. Oo, na-delay. Na-delay. At kukuha lang muna si Carl ngayon, this time ng purple buff. Pew saving that specific team fight. Para sa side ng Falcons AP Bren, napakadaming game-changer moments ni Mr. Angelo Kyle Arcangel with the 1-1-1 scoreline. Lalayo lang muna siya dito. For sure, malalaman ng Team Liquid Echo na si Moskov, Super Marco ay nasa baba. Ayan na yung tulak. Tinamaan ng Bloodbath dito si Kyle DC habang nandun naman ang Sphere of Destruction. Tapos itutuloy na Team Liquid Echo Lord. Napakagandang zone out dito sa mga players ng Falcons AP Bren. Kaya naman na sila ang makakasecure yan. What a play na magmumula sa Team Liquid Echo na dodge nila yung spear. Exactly. Yun yung win condition para sa Team Liquid or yung go condition para sa kanila. Parang yun yung pinaka-green light. Alam nila na lamang sila ng level sa kanilang jungler. Tapos kapag hindi tumatama yung ulti ni Marco, it means it will be a 4v5 situation na luging-lugi yung Falcon Safety Brand. Yung malayong javelin throw 2 times to 3 times kasi natin nakita na nangyari yon. At sabi ng Team Liquid Echo, wag nga muna kayo magpatama dyan sa spear na yan para di magulo yung Lord natin. And with this, nagmamarcha na ang Lord sa mid lane. Napakalaki ng kalamangan din dito ng Team Liquid Echo at mapipilitan na mag-dash away dito si Kyle DZ. Pero magtalon, Super Marco maaarayan nga doon. Ginamit na rin yung Dragon para lang madepensahan pero hindi sapat dahil bibigay yung Torre dito sa may bandang gitna. Naka-ready ang Team Liquid Echo. Meron pa ang Minion Wave sa may bottom lane. Ang lala ng tapang dito ng Team Liquid Echo. Alam na alam nila yung gagawin. Beautiful MLBB after the mid lane tower. Disiplina kaagad sa baba at maghihintay ng siguro ng 2 minutes unless mag-clash. Sakto din yung na-poke nila doon si Super Marco, but this time may Wind of Nature na si Marco. Astral Echo, kinamit na rin dito, pinawad Fury, pero meron counter ba? Ito na si Super Marco, meron mga sibat para sa kanya! Cardi si makukuha nila at aalis. Ito na yung disiplina, sinasabi natin, okay na raw dahil may nakuha na si Falcon Saving Bren. Pero sakto kay Sanji,
kanina pa daw kasi nagta-diversion play! Bullseye! Binullseye ni Super Marco! Huli ka, pero di ka kulong! Crucial pick-off! At doon sumigaw ang Hive! Napakalupit na depensa mula doon sa Falcon CP, Bren. Maganda yung talon doon mula kay JP. Nakahuli siya ng apat or tatlo with the ultimate and madami na stand sa Falcon CP, Bren. Pero ang clutch ni Master Ogwin, nakahuli na lima yung napatalo niya doon. Dinabugan. Dinabugan niya. Dinabugan ni Master Ogwin. And with that great defense para sa side ng Falcon AP, Brent. Okay, Curse of Blood. Curse of Blood, yung tatay madidikitan. Tapos biglang dumating, hindi no. Napakaganda pagpigil naman doon sa may heavy spade. Wala daw lalapit sa aking mga kakampi. Itutuloy pa nga dito, Desperso. Pero Sanji, sama ako sa team fight. Sino pwedeng higupin? Habang yung flicker ginamit na rin ni Ogwin. Pero yung nga lang, Desperso again. Benny Cutie, ang sakit na talaga dito ng damage niya. At itutuloy pa nga dito ng Team Liquid Echo. Nako, crucial yon kasi 30 seconds na lang ang Lord. Mabubuhay si Ogwin. Mas makakapag-set up dito na mabilis ang Team Liquid Echo with a 6K gold lead. Sobrang laki nun. 6,000K. Oo, pangkabuhayan showcase yon. Anyways. Ang maganda dito nga lang para sa Falcon Safety Brain. Alam nila na walang battle spells yung majority ng mga members ng Liquid. So, ang pwede gawin ng Team Liquid, delay muna yung Lord. Maybe one reset para umabot yung dalawang Purify na meron sila. At pagdating ng moment na yun, alam nila na meron silang mga 30 seconds na leeway dun sa flicker naman ni Ogwin. Pero great decision making then coming out from JP, initiating that team fight. Tumama sa tatlo yung Curse of Blood. Oo. At dahil doon, kasalanan na naman niya. Oo, nakita mo yung damage agad. Parang bibigyan na talaga. Pero mukhang kakaluwa. Nagamit na rin yung Cyclone Eye. Astral Echo ay naibitaw na rin dito ni Few. I-re-reset muna yung Lord. Pwede kasi purify na sila eh. Tapos walang flicker yung Minotaur. So gets nila. Gets nila. Nagbibilang ng cooldown. Sana all. Ito, nagbibilang din sila. Kung ito na ba talaga ang tamang timpla para ituloy. Meron paggamit doon ng Curse of Blood. Si Ogwin makakalahati yung buhay. Tapos si Benny Cutie, Kyle Dizzy. Ginamit na rin yung Heavy Spin. Nandito na yung Dragon! Kyle Dizzy naman ngayon ang makakakuha ng Lord. Pero mega kill na si Benny Cutie. Meron pa pag-slow para sa kanila. Matatamaan pa nga dito na pag-stun si Sanford. Double kill na para kay Benny Cutie. Nararamdaman mo na ba? Kasi nararamdaman na natin talaga ang sakit dito na Team Liquid Echo. Nakapatay si Pew, pero enough ba to para madepensahan niya yung apat na buhay sa Team Liquid Echo? Magsuspawn yung minion. Ooh! Signal number 4 na si Benny Cutie. May Lord at may minions. Kaya, defable ata. Defable kasi may Lord. This is the last hit na meron si Kyle, pero hindi. Si masyadong nanaig ang bagyo. Si Pew lang talaga yun nandito. Meron pang dalawang minion na bit-bit ang Team Liquid Echo. Kaya naman dito para sa ating Grand Finals. Una makakadala.